Magandang umaga po muli sa lahat. Kumusta na po kayo mga kapatid? Marahil marami po sa mga kababayan natin ngayon ang natutuwa sapagkat inilagay na po sa GCQ ang kabuuan ng Kamaynilaan. Para po sa nakakarami, ito'y naging isang biyaya sapagkat malaking tulong po to sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Maging dalangin po natin na sana'y tuloy-tuloy na to at tuluyan ng mapuksa ang pandemyang ito upang ang lahat ay maibalik na sa normal, upang ang karamihan ay makapaghanap buhay muli, at hindi lang po yun, upang tayo'y muling magkasama-sama. Namimiss yun na ho ba ang bawat isa? Namimiss yun na ho ba ang mga kapatiran natin? Ang pagtitipon natin, andyan pa ho ba ang kagalakan natin sa bawat isa? Sana'y hindi mawala ang kagalakan natin sa pagsamba at sa bawat isa. Sana'y hindi masira ng pandemyang ito ang ating sigla na pumunta sa simbahan. Minsan mo kasi nakakawalang ganang pumunta sa simbahan kapag tayo po ay nakakaranas ng matinding pagsubok. Ang pagsubok po minsan ang pumipigil sa atin o sa mga pagtitipon, sa pagsamba. Inaalis po nito ang galak sa ating puso't isipan. Kaya na lang po ng kakilala ko, may mga kakilala po ako na ayaw na talagang pumunta sa pagtitipon at pagsamba dahil po sa nararanasan nilang matinding pagsubok sa buhay, sa kanilang mga relasyon. Sana hindi po mangyari ito sa bawat isa sa atin. Huwag po nating hayaan ang anumang bagay na makasira or makapuksa sa ating mga pagsasama-sama. Gaya lang po ng mga kaibigan ko po sa China, no? Ako po yung naantig talaga sa kanilang pagtitipon at sa kanilang pagsamba. Kilala naman po natin ang mga kapatiran natin sa China na sila'y nakakaranas ng matinding persecution sa ibang tao. Ang iba sa kanila ay nawalan ng trabaho, ang sa kanila ay nakaranas ng mga pagpapahirap, ang mga iba sa kanila ay namatayan ng mga kamag-anak. Ngunit pagtitignan po natin, no? Walang makakapagpigil po sa kanila na pumaroon pa rin sa pagtitipon. At makikita nila natin sa kanila ang kanilang kagalakan sa pagsamba. Sana maging ganun din po tayo. Huwag natin hayaan na mawala po yung kagalakan na yon. At sana po ay ipagpatuloy natin ang ating mga pagtitipon. Gaya na lamang po ng sinabi ng Biblia, sa Hebrews chapter 10 verse 25, tayo po ay hinihikayat ng mga kapatiran natin na huwag nating pabayaan mga pagtitipon gaya ng nakaugalian ng mga iba. Sakali palakasin natin ang loob ng bawat isa. Lalo na ngayon na nalalapit na ang huling araw. Kaya po, nandito po tayo upang palakasin ang bawat isa. Upang hikayatin ang bawat isa na tayo muli magtipon-tipon. Kung tayo po'y nawawala na ng ganang pumunta sa pagtitipon, nais ko pong kayong hikayatin na muling ibalik ang galak sa pagsamba at pagtitipon. Ang mensahe po natin sa araw na to ay pinamagatang, wow, sa simbahan. Sana po ay magkaroon tayo muli ng ganun na pananabik at kagalakan. Ito'y nagpapahiwatig. No? Ito'y pagpapahiwatig na tayo nagagalak. Parang po yung wow Philippines, parang ganun po. Hindi ho ba kung tayo'y mapupunta sa isang lugar na napakaganda, tayo'y naaantig, tayo'y nagagalak, at sinasabi natin, wow! Gaya po ng isang dayuhan na nagpunta sa Pilipinas na napaibig po sa ating bansa, talaga pong makikita natin na talagang isinigaw niya, wow, Philippines! Sana po sa ating pagpunta sa simbahan, muling magkaroon po tayo ng ganun na kagalakan, na matuwa po tayo, wow! Wow, sa church! Wow, sa simbahan! Alam niyo po, sa araw na to may nais po akong ibahagi na isang tao na punong-puno ng kagalakan kung siya ay
yayayain mong pumunta sa isang pagtitipon o sa tahanan ng Diyos. Kung titignan po lang po natin yung buhay niya, kung titignan lang po natin ang kanyang puso, ito po ang sinasambit niya. Wow, church! Wow, sa simbahan! Maging inspirasyon po sana ang kanyang buhay. At alamin po natin kung bakit meron siyang ganun na kagalakan. Atin pong basahin ang mga awit, chapter 122. Sinasabi po dito, ako'y nagalak nang sabihin nila sa akin, tayo'y pumaroon sa tahanan ng Panginoon. At ngayon, ang paanan namin nakatayo sa iyong pintuan, O Jerusalem. Ang Jerusalem ay tinayo bilang isang bayan na pinagbuklod-buklod, na kung saan ang mga lipi pumaparoon, ang lipi ng Panginoong Diyos, na pinakapatotoo sa Israel, upang magpasalamat sa pangalan ng Panginoon, sapagkat doon inilagay ang mga luklukan sa paghahatol, ang mga luklukan ng sangbahayan ni David. Ipanalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem, naway magsiginhawa ang mga nagsiibig sa iyo. Ang kapayapaan nawa ay sumaloob sa iyong mga pader at kaginhawaan sa loob ng iyong mga palasyo. Para sa aking mga kapatiran at aking mga kasama, aking sasabihin ngayon, sumayo ang kapayapaan. Dahil sa tahanan ng Panginoon nating Diyos, hahanapin ko ang iyong buti. Napakaganda, hindi ho ba, ng awit na to? Kinikilala po na si Haring David ang lumikha ng awit na to. At ito po ay inaawit ng mga lipi ng Israel kapag sila po ay maglalakbay patungo sa Jerusalem upang ipagdiwang ang tinatawag na Feast of Tabernacle o Sukot. Napakahalaga po kasi ang pagdiriwang nito dahil ito po ay nagpapaalala sa kanila kung ano po ang ginawa ng Panginoon sa kanilang lahat. May dalawang aral po tayong mapupulot sa awit na to na nais kong ibahagi sa inyo. Actually, nung pinag-aaralan ko tong awit na to, parang sinasabi ng Panginoon, tignan mo ang aking servant na si David. At dito nakita ko po na siya po ay isang taong umiibig o iniibig niyang pumaroon sa simbahan. At hindi lang po yun, siya po ay umiibig sa simbahan ng Diyos. Yung una po dito, tingnan po natin yung unang aral na mapupulot natin. Ito po yung iniibig ko ang pagpunta sa simbahan. I love going to church. Pagtitingnan po natin sa verses 1 to 2, sinasabi po ni Haring David dito, ako'y nagalak nang sabihin nila sa akin, tayo'y pumaroon sa tahanan ng Panginoon. At pagtitignan po natin sa verse 2, at ngayon, ang paanan namin nakatayo sa iyong pintuan o Jerusalem. Dito pinapahayag ang damdamin ni Haring David nang siya ay yayain patungo sa tahanan ng Panginoong Diyos. Kilala po natin si Haring David na siya po ay taong palasamba, mahilig umawit sa Panginoon. Kaya nung siya po ay yayain na pumunta sa tahanan ng Diyos, siya po ay tuwang-tuwa, punong-puno po ng kagalakan. Kaya nga po nung sinabi niya sa verse 2, andito na ako sa iyong harapan. Parang sinasabi niya, yes, sa wakas, andito na ako sa simbahan. Parang yun po sinasabi niya. Tunay nga naman na nakakapagbigay ng kagalakan ang pagpunta sa simbahan dahil andun po ang presensya ng ating Panginoon. Tulad po nung napag-aralan natin nung nakaraang mga buwan, nung ibahagi po natin ang Psalms chapter 84 verses 1 to 2. Hindi po pa sinasabi doon, napakaganda ng tahanan mo, O Panginoon. Gustong-gusto kong pumunta roon. Nananabik akong pumasok sa iyong templo, O Panginoon. Ang buong katauhan ko'y aawit ng kagalakan sa iyo, O Diyos na buhay.
Ganun po siya haring David. Tuwang-tuwa po siya na marinig niya ang tahanan ng Panginoon Diyos. Napakasarap. Nakakapagbigay ng kagalakan. Sana ganun din po tayo mga kapatid. Na tuwing marinig lang po natin ang simbahan, tayo po'y magagalak dahil nandun po ang pagtitipon. Nandun po ang pagsasamba natin. Lahat po tayo ay nagsasamba sa Panginoon. Ngunit mayroon isang bagay na talagang pumukaw ng kanyang atensyon, na nagbigay talaga ng lukso ang kanyang dibdib. Ano sa tingin niyo po ito, mga kapatid? Pagtitignan po natin ang verse 1. Nung siya ay yayain. Ibig sabihin nito na hindi lang siya, kundi meron pang iba ang nagnanais na pumunta sa tahanang ng Diyos. At nung marinig niya to, lumukso ang kanyang dibdib. Natuwa. Parang katulad po nung awit na kinakanta natin. Yung halina't sama-sama, purihin natin siya. Ganun po. Tulad rin po nung awit ni Don Moen. Yung I love to be in your presence with your people singing praises. Ganun po yung sinasambit ng verses na to. Ito po yung binibigkas nito. Tuwang-tuwa po siya na makita niya ang lahat sama-samang pumupuri. Natutuwa po siya magbigay puri dahil sama-sama po ang lahat ng mga kapatiran niyang sumasamba. Ngayon po, tayo po ay tumingin sa ating mga katabi. O diba, kay sarap pong purihin ang Diyos na makita na tayo po ay nagsama-samang sumasamba. Kaya sana po ay maging kahintulad natin si Haring David na nagagalak sa pagpunta sa tahanan ng Diyos. Siya po ay napaka-buting halimbawa para sa ating lahat na nagnanais na pumaroon sa tahanan ng Diyos. Magkaroon ng galak sa pagsamba at sa pagtitipon natin mga magkakapatid. Naalala niyo ho ba nung nasa bagong building tayo? Sa totoo lang po, naramdaman ko talaga yung sigla, yung pananabik, yung kagalakan ng bawat isa sa atin na pumunta sa simbahan. Hindi ko po sinasabi na hindi po kayo nagagalak tuwing Linggo, pero meron po tayong nararamdaman na kakaiba. Makikita po natin sa labas pa lang mga nagagandahang ngiti, nagtatawanan at hindi mapigilan na kwentuhan ng mga kapatiran natin. Hindi ho ba ang sarap pagmasdan para silang mga isang grupo ng mga bulaklak? Hindi ho ba pag makakita tayo ng mga grupo ng bulaklak, napakagandang tignan kaysa sa iisang bulaklak? Parang ganun po pagmasdan ang ating mga kapatiran, may galak sa pagtitipon. Sana ho magtuloy-tuloy ang ganun na pananabik natin sa bawat isa sa pagtitipon natin. Ganito po ang larawan ng isang tunay na tahanan ng Diyos. May galak, may saya sa pagsisimba. Kaya po ni Haring David, no? Ganun po ang nararamdaman ng ating Panginoong Hesukristo pag nakikita niya po tayo na sama-samang nagsisimba, sama-sama po tayong nagagalak sa bawat isa. Sana po ay magpatuloy ang ganitong pag-uugali natin. Ngunit, paano nga ba natin mapapanantili ang ganitong kagalakan sa bawat isa? Bakit nga ba tayo nagtitipon-tipon? Gaano nga ba ito kahalaga sa atin? Atin pong basahin ang mga sumusunod na mga talata, verses 3 to 5, at dito inahayag ni Haring David kung
ano po ang nagbigay sa kanya ng kadahilanan na magkaroon ng ganun na kagalakan. Basahin po natin ito. Sinasad po dito na ang Jerusalem ay tinayo bilang isang bayan na pinagbuklod-buklod, na kung saan ang mga lipi pumaparoon, ang lipi ng Panginoong Diyos, na pinakapatotoo sa Israel, upang magpasalamat sa pangalan ng Panginoon, sapagkat doon inilagay ang mga luklukan sa paghahatol, ang mga luklukan na sangbahayan ni David. Ano po ang nais iparating sa atin ng mga talatang ito? Dito po ipinapahayag kung sino nga ba o ano nga ba ang Israel, ang bayan na Israel. Dito sinasabi kung sino nga ba ang simbahan. Sino nga ba tayo? Who we are as a church? Dito sinasabi sa verse 3 na ang Jerusalem ay isang bayan na pinagbuklod-buklod ng Diyos. Alam naman po natin na nang bumalik ang sa bansang pangako ang mga lipi ni Israel, sila po ay nagkanya-kanya ng lugar kung saan sila ay maninirahan. Ngunit kahit sila ay nagkanya-kanya ng lugar, sila pa rin po ay iisang bayan. Sila rin po ay pinagbubuklod-buklod ng Panginoon. Sila po ay tinatawag na isang lipi o kumbaga isang pamilya lamang. At ang pamilya na to, ang lipi na to, ay tinatawag na lipi ng Diyos. Alam nyo po mga kapatid, ito po dapat ang isa sa mga magbibigay sa atin ng kagalakan. Dahil tayo mga nasa simbahan, iba't ibang lahi, nagmula man tayo sa iba't ibang lahi, sa iba't ibang lugar, iba't ibang antas ng buhay, tayo ay pinagbuklod-buklod, pinagsama-sama ng Panginoon, tayo binuo. Parang sinasabi ng Diyos sa atin, I form you. Tayo po'y tinatawag na anak ng Diyos. Kaya po bilang anak ng Diyos, tayo po'y magalak na magsama-sama, magkaroon ng pagkakaisa dahil tayo po ay binuo ng Diyos. Nakakalungkot po dahil hindi po ito minsan nakikita ng ibang tao. Hindi nila ito nakikita sa ating mga Kristiyano. Sinasabi po ng mga iba na masigit pang mabuti ang kanilang relihiyon dahil tunay na may pagkakaisa. Hindi daw katulad natin, nagkawatak-watak, may kanya-kanyang denominasyon. Marahil may tama sila. Nagkaroon na tayo ng kanya-kanyang denominasyon. Pero hindi po ito ang katotohanan. Sana po makita nila na tayo pa rin po ay nagkakaisa. Gaya po nung pumunta po tayo nung sa CCF, yun, nung nagkaroon po ng seminar. Hindi po ba napakaganda? Iba't ibang lahi, nagmula sa iba't ibang bansa, iba't ibang kulay, iba't ibang simbahan, no? Iba't ibang antas ng buhay. Doon nagbuklod-buklod, pinagbuklod-buklod tayo ng Panginoon. At tayo sabay-sabay nang pumupurit, sumasamba sa Kanya. Sana po, ito po ang makita ng mundo sa tahanan ng Panginoong Diyos. Na tayo'y iisa dahil tayo ay binuo ng Diyos. Kaya po sikapin po natin na magkaisa. Sabi nga po ni Pablo sa Ephesus chapter 4 verses 1 to 6, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging pagkumbaba, mahinahon at matyaga. Magparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. May iisang katawan at iisang Espiritu, kung paano may iisang pag-asa
na para doon kayo tinatawag ng Diyos. May iisang Panginoon, iisang pananampalataya, at iisang bautismo, iisang Diyos at ang Ama nating lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, at nananatili sa lahat. Sana po'y pagsumikapin natin ang pagkakaisa na to. Sana po tayo po ay maging liwanag sa mga bayang nagkawatak-watak, sa mga pamilyang nagkawatak-watak, sa lipunan na nagkawatak-watak, na makita nila na may iisang bayan na pinagbuo-buo ng Panginoon. At tayo yun, ang simbahan, ang mga anak ng Diyos ay nagkakaisa. Sana po ipagpatuloy natin to. Gaya po nung mensahe natin nung nakaraang linggo. Sinasaad po doon na how good and pleasant it is to see brothers living together in unity. Sana po yun po ang maging kagustuhan natin, naisin natin, asamin natin, ipakita sa mundo. Gaya po nung sinabi sa verse 4, na kung saan ang mga lipi pumaparoon, ang lipi ng Panginoong Diyos na pinakapatotoo sa Israel. Mga kapatid, ang ating pagkakaisa, ang magpapatotoo kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, tayo ay binuo ng Diyos. Kaya nga po, sa Leviticus chapter 23 verses 40 to 43 talagang ipinag-utos ng Panginoon kay Moses na ipagdiriwang itong pagtitipon na to dahil ito magbibigay ng patotoo at makikita ng susunod na henerasyon kung paano ko kayo inilabas, iniligtas sa Ehipto. Yun po ang katotohanan kung bakit tayo dapat nais na magalak sa bawat isa sa ating pagtitipon. Dahil ito po ang magiging patotoo kung ano po ang ginagawa ng Panginoon sa ating lahat, sa buhay ng bawat isa sa ating lahat. Kung ayaw man natin makita ang isa sa mga kapatiran natin, tayo'y muling manumbalik sa salita ng Diyos. Dahil siya'y tinawag ng Diyos sa ayaw at sa gusto man natin, ang Diyos ang tumawag sa Kanya para maging bahagi, kabahagi natin. Mga kapatid, ang Diyos ang nagbuklod sa atin para ito ay ating patotoo sa komunidad natin, sa buong mundo, kung sino nga ba tayo. At hindi lang po yun. Sinabi po dito sa verse 5, sapagkat doon inilagay ang luklukan sa paghahatol, ang mga luklukan ng sambahayan ni David. Ano ba ang nais ibahagi nito? Mga kapatid, kung meron man tayong hindi pagkakaunawaan, kung meron man tayong hindi nais sa bawat isa-isa, kung hindi natin nakikita ang kagustuhan natin sa isa't isa, andyan ang salita ng Diyos. Ang tama, ang tapat na nagpapanatili sa atin ng kapayapaan. Andyan ang salita ng Diyos na nangangasiwa, magpapatupad ng patas para sa atin. Huwag po tayong matakot kung anuman tayo, kung anuman ang naging antas natin sa buhay. Tayo ay pinagbubuklod ng Diyos at andyan ang salita ng Diyos. Ibinigay niya sa atin upang ating maging batayan, upang tayo'y magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa, upang magkaroon tayo ng pagkakaisa.
Mga kapatid, ito po ang larawan ng simbahan ng Panginoong Diyos. Kaya po dapat tayo'y magalak sa bawat isa. Tayo'y pinagtipon-tipon upang magpatunay, magpatotoo kung anong ginagawa ng Diyos. At andyan po ang salita ng Diyos upang maging gabay natin sa pagpapanatili ng kapayapaan at ating pagkakaisa. At ito po ay pinangangasiwaan ng sambahayan ni David. Ito po ang tumuturo sa ating Panginoong Hesukristo. Ang Panginoong Hesukristo natin ang bumuo sa atin at ang kanyang batas ang magpapanatili sa atin. Hindi man tayo katanggap-tanggap sa iba, ngunit ang Panginoon pa rin ang namili sa atin. Kaya po, kapuri-puri, nakakagalak ang pagsamba, ang makasama ang ating kapatiran dahil po sa ginawa ng ating Panginoong Diyos sa ating lahat. At hindi lang po, isa pa ako sa aral na ating mapupulot sa awit na to. Ito ay ang pagkaibig ni Haring David sa simbahan, sa kanyang kapatiran. Parang sinasabi niya dito sa huling mga talata, sinasabi niya, "I love the church." Atin pong basahin ang talatang ito. Sinasabi po dito, "Ipanalangin ninyo ang kapayapaan ng Jerusalem. Naway magsisiginhawa ang mga nagsiibig sa iyo. Ang kapayapaan nawa ang sumaloob sa iyong mga pader at kaginhawaan sa loob ng iyong mga palasyo. Para sa aking mga kapatiran at aking mga kasama, aking sasabihin ngayon, sumayo ang kapayapaan dahil sa tahanan ng Panginoong nating Diyos, hanapin ko ang iyong buti." Dito sa talatang to, hindi man po nabigkas ang pagkaibig niya sa Jerusalem, no? Sa simbahan, ngunit makikita po natin sa buhay niya ang pagkaibig niya sa kanyang kapatiran. Dahil doon po ninanais siya na magkaroon ng kapayapaan, ng kabutihan, ng kaginhawaan sa mga kapatid niya. Sinabi niya po doon, ipanalangin ang kapayapaan. Gaano nga ba kahalaga ang kapayapaan? Alam po natin na sila po ay nagmula sa iba't ibang angkan. At sila po ay may kanya-kanyang prinsipyo, may kanya-kanyang antas ng, may iba't ibang antas ng buhay, iba't ibang uri ng pamumuhay. Hindi lang po yun, may iba't iba pa silang nais sa buhay. Kung ganito po ang uri ng mga angkan at nagsama-sama, napakalaki pong ang posibilidad na magkaroon po ng gusot. Kaya po ganun po kahalaga ang pagpapanalangin sa Jerusalem, sa bayan ng Diyos. Kaya po mga kapatid, dapat maging ganun din po tayo. Naisin talaga natin na isa buhay, na gustuhin natin na mamuhay ng mapayapa sa ating mga kapatid. Alam po natin na mahirap kung yung mag-asawa nga lang po, dalawang tao lang, nagbabangayan pa. Gaano pa ang iba't ibang maraming tao na nagmula sa iba't ibang pamumuhay, na iba't iba ang nais sa buhay. Kaya bilang isang bayan ng Diyos, isang pamilya, naisin po natin ang kapayapaan. Kung hindi po natin nanaisin, mahalin tulad po tayo sa bansa natin ngayon. Sa totoo lang po, ang pangit ng imahinasyon ng bansa natin na ipapakita sa susunod na henerasyon. Tayo hindi nagkakaisa. Ang mga mamumuno natin hindi nagkakaisa. Sa media pa lang, hindi na nagkakaisa, nagkakasundo. May mga paaralan pa na tinuturuan ng mga bata na maghimagsik. Mga kapatid, tayo mga anak ng Diyos, dapat tayo sama-sama na naisin natin
asahan natin, isulong natin ang pagkakaisa sa bawat isa. Lalong-lalo na po na malapit po tayo sa mga atake ng kalaban. Lalong-lalo na ang kalaban natin na si Satanas. Nais niyang wasakin ang binuo ng Diyos, ang bayan ng Diyos. Yun ang nanaisin niya dahil gusto niya sirain ang plano ng Panginoon. Ng Panginoon. At kung wasak na ang bayan ng Diyos, mas mabilis niyang sakupin ang bawat isa sa atin. Mas mabilis niyang sirain ang buhay natin. Mga kapatid, naisin po natin na magkaroon ng kapayapaan sa bayan ng Diyos, sa ating simbahan. Dahil kung magkakaroon po ng pagkakaisa, ng kapayapaan, andun din po ang kaginhawaan. Pagtitingnan niyo po, yun din po ang nais ni Haring David sa Jerusalem na magkaroon ng kaginhawaan sa bawat isa. Magkaroon ng paglago. Tayo po ay lalago espiritual kung tayo po ay nagkakaisa at mapayapang namumuhay sa bawat isa. At hindi lang po yun. Makikita natin ang pagkaibig ni Haring David sa kapatiran niya. Ang nais niyang gawin ang lahat na makakabuti sa bawat isa. Gagawin ko ang lahat ng mabuti para sa iyo. Tayo mga bayan ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos. Ito po ang naisin natin. Gawin po natin ang lahat ng makakabuti sa ating mga kapatiran. At hindi po ang makakasama or makakasira. Huwag po natin hayaan ang mga hindi magagandang bagay na makasira sa bayan ng Diyos, sa binuo ng Diyos, sa simbahan ng Diyos. Tayo po ay mamuhay ng may kapayapaan. Naisin po natin ang kapayapaan. Naisin natin ang gumawa ng kabutihan sa bawat isa. Sa aking pagtatapos po, nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking isang napanood. No? Minsan po, yung asawa ko nanonood po ng Four Sisters and a Wedding and ako po ay napadaan sa sala namin at ako po ay napanood, no? Kala niyo po hindi po ako nanonood ng ganito, no? Nainganyo rin po ako, no? At ito pong movie na to, itong Four Sisters and a Wedding, nagsimula po siya nang nagkaroon po ng nagkayayaan po sa pamilya dahil po sa ikakasal na po yung bunso nilang kapatid na lalaki. Dahil po ito pong apat na magkakapatid na babae po, no, nagkanya-kanya po sila ng buhay. Ang mga iba po napunta sa ibang bansa para po doon po sila makahanap ng magandang buhay. Ngunit, nung nagkaroon po sila ng pagtitipon, nung nagkaroon ng reunion, meron pong tayo mapupunan na hindi po pala naging maganda ang kanilang pagtitipon. Doon lumabas ang katotohanan na meron po ang mga iba sa kanila ay may itinatagong galit sa bawat isa, no? At hindi lang po 'yun naging masalimuot ang kanilang pakikitungo sa iba at yung pati yung ina nila ay nalungkot dahil sila po ay nagkaaway-away. Tingnan niyo po, sila po ay nagmula sa isang dugo, nagmula sa iisang lahi. Ngunit sila ay nagbabangayan, nakakalungkot na tignan. At doon, nasubukan talaga ang kanilang relasyon. Ngunit kung titignan nyo po sa bandang huli, naging maganda po ang katapusan nito dahil sila po ay muling nagkaisa-isa. Nabuo po ang kanilang pamilya at lumabas po ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa. Ganun po ang larawan ng isang tahanan ng Diyos. Na dapat po, hindi po tayo isang pamilya na nag-aaway, kundi iisa lang po tayong pamilya, nagkakaisa, isang masayang pamilya. At ito po ang magiging testimonya natin
sa buong mundo na ang CBCP family is a family of God. Sana ito po ang naisin natin. Maging galak po, ibigin po natin ang pagpunta sa simbahan. Ibigin po natin ang simbahan ng Diyos. Tayo po'y manalangin. O Diyos Ama, kami po'y nagpapasalamat sa araw na to, sa awit na to na inilikha ni Haring David, na inyong ginamit upang kami po'y imulat muli na maging galak sa bawat isa, maging galak sa pagtitipon, dahil kami po ay inyong binuo bilang isang pamilya na magpapatotoo sa buong mundo na kami po ay namumuhay sa inyo at kami po ay pinagtitibay ng inyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ibigin ang inyong simbahan. Alam po namin na napakahirap dahil kami po ay nagmula sa nagkakaibang pamilya, iba't ibang lahi. Panginoon, tulungan niyo po kami na mamuhay ng mapayapa sa bawat isa at naisin kung ano ang makakabuti sa bawat isa. Dahil ito po ang nais niyo, Panginoon. Maraming salamat po sa inyong salita sa araw na to. Ito po ang aming dalangin sa aming pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.